Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. We have to agree it personally, believe it personally, claim it personally, and declare it personally, brethren in Christ, so that there will be manifestations in our lives. Let us read here in Job 42:3, Tagalog ang Biblia. Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa mga bagay na totoong kagilagilala sa akin na hindi ko nalalaman. And in Amplified Version, Job 42:3, You said to me, who is this that darkens and obscures counsel by words without knowledge? Therefore, I now see, I have rashly uttered what I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. Mapagpala po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon, mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Job's, Job is unknown, brethren in Christ, but the Book of Job ay kasama po ito, mga kapatid, sa Book of Wisdoms, the five Book of Wisdom sa Old Testament category. At ito nga po, mga kapatid, ay conversation ng ni Job between God, na sabi po, mga kapatid, ni Job, nagsasalita siya ng mga bagay na hindi niya naiintindihan, hindi niya nalalaman, at hindi niya nauunawaan, mga kapatid, mga bagay na it's too wonderful, it's too hard for him to understand. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na ang wika ng Diyos, sino ang nagpalabo o nagpadilim at nagkubli, mga kapatid, ng mga bagay-bagay sa Kanya. Kaya atin pong makikita na ang Diyos talaga ay Diyos na marunong sa lahat ng bagay, or in English, He was a God who knows everything, brethren in Christ. That's why our today's message entitled, God Knows What to Do in Every Situation. Tandaan po natin na tayo ay mahalaga sa Panginoon. Tayo ay mahal ng Panginoon. Kaya every time that we encounter ng anumang challenge, problema, pagsubok, suliranin sa buhay, alam ng Diyos kung ano ang Kanyang gagawin sa sitwasyon na ating kinakaharap, mga kapatid. Ang wika nga, kumbaga sa sasakyan, he is the manufacturer. At being manufacturer, he knows kung ano ang gagawin niya kapag ka nagkaroon ng problema, brethren in Christ, ang isa pong sasakyan na ginawa nila. So ganun din po ang Diyos. We were created by God, and He knows what to do kapag ka tayo ay dumaraan po sa isang sitwasyon sa buhay na minsan hindi natin alam ang gagawin natin, mga kapatid. Our today's promises, we are going to acronym the word MUCH, M-U-C-H, Brethren in Christ. Dahil tunay nga po na tulad ng ating sinasabi, God knows everything. He knows what to do in every situation ng buhay natin. Ang tao, limitado tayo, mga kapatid. Minsan may mga payo na hindi akma doon sa sitwasyon na mayroon tayo. Minsan may mga pagtulong na hindi akma doon sa sitwasyon natin, mga kapatid. First point, God has the accurate message or word about our situation. Kapag ka ang Diyos ay may mensahe o may salita, ay iyan po ay tumpak at accurate doon sa sitwasyon na ating pong kinakaharap sa buhay. Kasi minsan, kikita nyo po ang mga tao, kapag bigat na ang problema, minsan lalapit sa kanyang kaibigan, magtatanong kung ano ang dapat niyang gawin doon sa kanyang problema na nararanasan. Minsan, nagpapayo ang tao na idaan mo lang yan sa alak, kapatid, at malalagpasan mo ang iyong problema. Parang
parang totoo, pero mga kapatid, kung ating titingnan ang sitwasyon, eh talagang hindi naman po nabigyan ng lunas ang kanilang problema, kundi parang for the moment nakalimot kasi nakainom or nalasing. Subalit after that, naroon na naman po ang kanyang problema, hindi po talaga nabigyan ng solusyon ang kanyang problema. Kaya minsan itong mga mensahe or word ng mga friends, minsan is not accurate, brethren in Christ, para mabigyan ng lunas or sabihin natin, mga kapatid, tugon ang ating sitwasyon. Second point, God has the accurate understanding about our situation. Kung may nakakaintindi, nakakaunawa at nakababatid sa sitwasyon ng bawat isa sa atin, walang iba kundi ang Diyos niyan. Kasi alam niyo po, napakadali po magpayo kapag we are not in the situation. Pero if we were in the situation, mga kapatid, hindi ho ganun kadali. Minsan ang iba, sasabi nila, magpatawad ka, pero dahil wala sila sa sitwasyon, pero kung ikaw ay sobrang nasaktan, sobra kang nasugatan, hindi ho ganun kadali magpatawad, mga kapatid. But God knows, brethren in Christ, kung anong sitwasyon na mayroon tayo, because mayroon ang Diyos accurate na understanding. Why others, brethren in Christ, ganun na lang sila magpayo? Bakit? Kasi hindi talaga sila nakaranas o hindi sila, mga kapatid, nakakaunawa ng lubos, mga kapatid, exactly the situation we are in. Subalit ang Diyos, again, naiintindihan niya ang sitwasyon ng bawat isa accurately. That's why He understand sa bawat isa sa atin. And then third point, God has the accurate counsel about our situation. Siyempre, kapag tayo ay humaharap ng pagsubok, humaharap ng problema, humaharap ng pag-uusig, humaharap tayo sa mga pasanin sa buhay, mga kapatid, minsan we do not know what to do. Minsan nag-aas tayo, mga kapatid, ng payo. Pero ang Diyos, kapag ka nagpayo, accurate yan, mga kapatid. Hindi po yan sasablay, kasi again, ang Diyos is a God who knows everything. Kaya kung tayo ay mayroong hihinga ng payo sa buhay in what to do, in every situation we are encountering, brethren in Christ, all we need to do to come to God. Kasi ang Diyos ang pwedeng makapagbigay sa atin ng accurate, exact, concise counsel or payo sa ating mga sitwasyon. Kaya minsan, mga kapatid, kapag pinakinggan natin ang tao, lalo na kapag ang tao ay hindi maka-Diyos at nagpayo yan sa atin, I firmly believe na iyan po ay not accurate, brethren in Christ, because the only counsel that accurate or fitted sa situation na mayroon po tayo is the counsel of God. And fourth point, last point, God has the accurate help about our situation. Of course, ang Diyos, hindi lang hanggang sa salita, hindi hanggang sa pag-unawa lamang, o hindi hanggang sa pagpayo lamang ang Diyos. May katumbas, may kaakibat yan, at may kasabay na tinatawag po nating pagtulong. Kasi tinutulungan tayo ng Diyos. Tulad ng binanggit ko po kanina lamang, na ang Diyos ay nagpapahalaga sa atin, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Kaya mga kapatid, naroon lagi, laan ang kanyang tulong sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi ng Psalms, mga kapatid, He is the very present help in times of trouble. Siya po ang ating lunas, siya po yung ating kalakasan, siya po yung ating tugon, siya po, mga kapatid, ang ating kasagutan sa anumang pangangailangan natin. Kaya He is the very present help in times of trouble. Kaya hindi lang ang Diyos hanggang salita, maging din po sa gawa. Kapag tayo ay may kinakaharap na pagsubok, problema, pag-uusig at mga pasanin sa buhay. To sum up of our today's message, which entitled God Knows What to Do in Every Situation, and our today's promises, we acronym the word MUCH, M-U-C-H. First point, God has the accurate message or word about our situation. Second point, God has the accurate understanding about our situation. Third point, God has the accurate counsel about our situation. And fourth point, last point, God has the accurate help about our situation. And these are the acronym of the word MUCH, message,
or word, understanding, counsel, and help about our situation that we are encountering, brethren in Christ. Ganun po katindi ang Diyos natin. Alam niya ang kabuuan ng mga nangyayari sa buhay. Alam niya, mga kapatid, kung anong nararamdaman natin sa sitwasyon na nararanasan natin sa ating buhay. Alam niya rin po ang nararapat niyang gawin upang maibsan ang mga hindi magaganda na ating nararanasan sa buhay. Kaya mga kapatid, ganun po kabuti ang Diyos sa atin, ganun katapat ang Diyos sa atin, ganun kamapagbiyaya ang Diyos sa atin, mga kapatid. In our today's grace, ang biyaya ng Diyos ay nakatataho ng lahat ng mga bagay, kaya't alam niya ang nararapat gawin sa ating mga buhay. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ng Diyos ay nakatataho ng lahat ng mga bagay, kaya't alam niya ang nararapat gawin sa ating mga buhay. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa aming mga buhay. Thank you for your protection because you've covered us with your precious blood. Sa aming pagising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, malayo sa mga lalang at gawa ng kaway. We thank you, Father, for your probation dahil kami na iyong mga anak, kailanman ay hindi po ninyo pinagkukulang. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Salamat dahil sa bawat umaga may panibagong lang biyaya kayo at panibagong lang pagpapala kayo. That's why every day we expect that we will receive all the blessings that you have stored and prepared to each and every one of us. Thank you, Jesus, dahil pinagpalan nyo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially. And thank you for making us vessels and channels of blessings to everyone. At ngayon sa araw na ito, kami na naman po ay magiging pagpapala sa aming mga kasambahay, sa aming iglesia, sa aming komunidad, sa kumpanyang aming pinagtatrabahuan at sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Thank you also, Father, dahil tunay nga po ng aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nakikinig at nanonood whenever they have prayers. Lord, grant everything what they need because we hold on to your promise na naman ang aming hingin sa Ama, sa iyong pangalan, aming mahal na Panginoong Hesukristo ay inyo pong ipagkakalob sa amin. That's why we ask this to the Father sa iyong wonderful name, aming mahal na Panginoong Hesukristo, na kung may nangangailangan ng kaligtasan, grant them salvation. Kung may nangangailangan ng kagalingan, grant them healing. Kung may nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailangan katugunan, grant them your provision. At ano pa man, Lord, ang kanilang mga heart's desires, Father, I declare in your name that everything will be granted unto us. Thank you, Jesus. Dahil tunay nga po na yamang kami ay iyong lalang, na alam nyo po ang nararapat ninyong gawin sa sitwasyon ng aming buhay. Thank you, God. At we have God like you. Thank you, Jesus, and this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.